sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Ating mga balita. Kakulangan ng pampublikong sasakyan sa pagpapatupad ng no vaccine no ride rule, pinangangambahan ng isang grupo. DWIZ. Target na gawing prioridad ang vulnerable sector sa COVID-19 testing, pinuna ng isang health advocate. DWIZ. Huli sa Quezon City, arestado matapos gahasain ng isang minor de edad. DWIZ. Pinakamalamig na temperatura na itala kahapon sa Metro Manila, bunsod ng Hanging Amihan. DWIZ. Balita sa iba yung dagat, Japan, tinamaan ng tsunami matapos sumabog ang isang underwater volcano sa Tonga. DWIZ. Kalakalan, ikatlong bugso ng oil price hike, asahan na bukas. DWIZ. At sa ating balitang pangkalusugan, epekto ng stress sa katawan ng tao. Mamaya. IZ Balita Nationwide. Luzon, Visayas at Mindanao, sa pangalan ng buong pwersa ng DWIZ News and Information Center, sa pangalan ni Alex Santos, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Dagala. Bago tayo magsimula sa ating balita, nasa linya natin ang tagapangulo ng Pasang Masda, si Kaobet Martin. Kaobet, maganda umaga sa iyo. Magandang umaga, Jay, at sa DWIZ, isang magandang umaga po. Opo, una sa lahat, ngayon araw na ito, yung pagpapatupad ng no vaccine, no ride policy. Ano po ba ang tindig ng Pasang Masda dito, Kaobet? Well, kagaya po ng mga nabanggit po sa ibang istasyon, ako po tumitindig dito at naikisa sa programa ng ating DOTR at ng LTFRB. Sapagkat pinag-aralan ko po ang department order, pinag-aralan po ang MC ng LTFRB, ito po yung itong kanilang hakbang na ito ay malaking tulong po para makatulong upang maibsan ang pandemyang COVID-19 na ito. Kagaya nga po niyan, no vax, no ride, yan po ay talagang nakita po natin, nadinig natin sa inyong istasyon at sa iba pang istasyon na pinagmumunan talaga ang mga tinatamaan ng severe ay yung mga walang bakunado, walang bakuna. At ay namang may mga bakuna, kung tamaan man po, ay hindi naman severe, very light lang. Kanya po dito, ako'y tumitindig at ay isa na magtulong-tulong tayo sa ating mga kapasaheros. Tulungan po natin ang sarili nyo, tulungan po natin ang ating kapapasaheros at higit sa lahat ang mga mahal nyo sa buhay upang makaiwas po sa pandemyang ito. Oh, Kaobet, paano ba gagawin ng inyong grupo? Paano magiging sistema natin dito sa pagpapatupad nito? Alam natin, karamihan pa rin sa mga tumatakbong mga jeepney ngayon, yung mga tradisyonal, ang istribo nasa likod, ang driver lang ang kumukolekta ng bayad. Paano magiging, paano magiging estratehiya dito ng mga miyembro ninyo sa Pasang Masda para maipatupad dito, Kaobet? Well, siguro hindi naman dilingap sa UJ, sa even your station, sa mga ibang station pa, sa mga radyo, sa mga news ay sa mga barangay, ito po'y nakalat na at nagkaroon ng proper dissemination na ang ating mga kababayan dito sa Kalahay, Manila at sa ibang lugar pa ay ilabas na ang kanilang vaccination card. Yo. Para gawin nating ID na isabit na natin yan para naman po makiisa na tayo sa pagtutulong-tulong natin para masugpo natin ang COVID na ito. So ibig sabihin, nasa pasahero na ang bola, no? Dapat pagsakay pa lang nila, nakasukbit na sa kanila yung kanilang mga vaccination card. Tama po yan, sapagkat ay proper na disseminate na even sa DILG, sa IATF. Talagang ito yung pinag-usapan na ilang araw. At sa aking pananaw, Jay, fully understandable na po ito sa ating mga commuters na kailangan nila ipakita ang kanilang vaccine card. Oh, at naglabas pa nga po dito ng kautusan na mayroong penalty on the part of the driver kung sila hindi bakunado. At doon naman sa mga hindi bakunado, pag na sila nasita, ala naman kung ano, hindi pa bababain sila. Huwag na tayo magkahiyaan pa. Kanya na, ikiusap ako sa magitan ng DWIZ, effective today na po ang no vaccine, no ride. Magtulungan po tayo sapagkat meron pong layunin ang ating pamahalaan. Meron din po tayong layunin sa ating mga sarili-sarili na ingatan ng sarili natin, ingatan ng ating pamilya, ingatan natin ang kapwa natin para po sa pagtigil o masugpo natin ang paglaganap ng COVID na ito.
Ayun. And with that, Kaubet, salamat ha, sa pagpapaunlak sa amin ng oras at pagsagot sa aming mga katanungan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din. Mag-ingat po kayo at pagpalain tayo ng panangyos at pag-ingatan niyo tayong lahat sa araw-araw. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan po mga kaibigan, si Kaubet Martina, tagapangulo po ng grupong Pasang Mazda. Limang minuto makalipas sa ikapito ng umaga. GWIC! Sa detalye ng ating mga balita. COVID-19 update. Sumampa na sa 287,856 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay makarama kapagtalaan ni Department of Health o DOH ng karagdagang 37,154 na COVID-19 cases kahapon. Mayroong 30,037 karagdagang gumaling sa sakit kaya't umakit na sa 2,864,633 ang total recoveries. Karagdagang 50 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi kaya't sumampa na sa 52,707 ang death toll habang umabot naman sa 3,205,376 ang kabuuan kaso ng COVID-19 sa bansa. 12 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 document repository system. Samantala, nanguna naman ang Metro Manila sa may pinakamataas sa kaso ng COVID-19 na nasa mahigit 15,000 o 43%. Sinundan naman ng Calabarzon at ng Central Luzon. COVID-19 update. Variant, posibleng maging dominant variant na sa Pilipinas. Ulat hihati ni Patrol 17, Jopel Pelen. Lumalabas sa datos ng Department of Health o DOH na nagkakaroon na ng community transmission ng Omicron variant sa National Capital Region o NCR. Sa naging handa briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeri na bagamat hindi nakakahabol ang ongoing pa na whole genome sequencing, na didetermina na aniya nila na mayroon ng local case ng Omicron variant sa bansa. Base kasi aniya sa nakikita nilang trend ngayon sa characteristics ng Omicron variant, ito na iyong mabilis na pagkalat at mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nahawaan kada 2 araw. Habang sa ibang mga rehiyon naman, ani Vergeri, nakikita rin nila na paunti-unti nang tumataas ang kaso na kapareho aniya ng characteristics na nangyayari sa NCR o Metro Manila noong nagsisimula pa lamang na tumaas ang mga kaso ng virus. Kaya kapag tinignan aniya nila ang datos, tila darating talaga ang panahon na madi-displace na ang ibang variant ng COVID-19 at ang Omicron variant na ang magiging dominant variant sa Pilipinas, lalo na kung magpapatuloy ang ganitong klaseng transmission. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño nag-uulat para sa Impilang May Tanong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 17. Opel Peleño, samantala 7 sandali makalipas sa ikapito ng umaga. GWIC! Pinunahan ni Epidemiologist at Health Advocate Carlo Lorenzo ang target ng pamahalaan na gawing prioridad sa COVID-19 testing ang mga vulnerable sectors habang inaayos pa ang mga opisyal ang isolation at testing protocol sa kabila ng tumataas sa bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Ayon kay Lorenzo, hindi makatwira na naging desisyon ng gobyerno dahil inuuna ng Department of Health ang nasabing grupo na mabakunahan at ngayon ay muling naipaprioridad naman sa COVID-19 testing. Sinabi ni Lorenzo na dapat ay iprioridad din ang iba pang mga nasa kategorya, lalo na yung mga hindi umano naabot sa pagbabakuna dahil posible din silang mahawaan ng COVID-19. Lorenzo na masyadong maaga ang ginagawang pagpapatupad ng DOH sa bagong isolation na testing protocols kung saan ang makararanas sa mild COVID-19 symptoms ay sasailalim sa 7 araw na quarantine, habang ang mga hindi naman bakunado ay makararanas sa mild COVID-19 symptoms na isasailalim sa 10 araw na quarantine. Ang mga moderate at severe cases naman ay kailangang ihiwalay sa loob ng 10 hanggang 21 araw. Matapos ang pinaikling quarantine, nakabalik na sa kanilang serbisyo ang halos 100 healthcare workers ng Philippine General Hospital o PGH. Ito ay makaraang ma-expose sa pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 ang mga medical personnel sa nasabing ospital na agad isinailalim sa 5 days quarantine. Ayon kay National Task Force o NTF Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa,
mas lumuwag ngayon ang ipinatutupad na quarantine ng pamahalaan sa mga na-expose sa nakakahawang sakit dahil ang mga walang nararanasang sintomas ng COVID-19 ay papayagang makabalik sa kanilang trabaho matapos ang 5 araw na quarantine. Ang panibagong isolation protocols ay ipinatupad matapos humiling ang mga ospital na paikliin ang quarantine at isolation sa kanilang hanay dahil sa kakulangan ng mga kawani na tumutulong upang puksain ang virus sa gitna ng pandemya. Sa ngayon, nasa 1,100 healthcare workers sa PGH ang nahawaan ng COVID-19 kung saan karamihan sa kanila ay nakakaranas ng mild symptoms. 10 sandali makalipas ang 7 ng umaga. DWIZ! Nakapagtala ng 24.7% na positivity rate ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga tinatamaan ng COVID-19 sa mga tauhan nito. Dahil dyan, nilimitahan na ng DFA sa 30% ang mga empleyado o workforce na pinapapasok ng physical bunsod na rin ang banta ng Omicron variant. Gayunman, tiniyak ng DFA na hindi sila magkakasa ng temporary closure sa kanilang tanggapan maliban na lamang kung ito'y otorisado o aprobado ng Executive Secretary. Si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo simula ngayong araw, Enero 17. Ito ang inihayag ni Anyo 1 linggo matapos itong tamaan ng COVID-19 sa 3rd pagkakataon. Ayon kay Anyo, pinayagan na siya ng doktor na pumasok nang magnegatibo ito sa swab test. Matatanda ang nagpositibo sa virus si Anyo noong March 31, 2020, gayon din noong August 16, 2020 at nitong January 11, 2022. Kinumpirma naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba na dinapuan din siya ng COVID-19 kaya hindi na kanyang asawang si Mabel. Bagaman pawang mild symptoms, naka-confine naman ang mag-asawa Mamba sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City dahil na rin sa kanilang comorbidities na hypertension at diabetes. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, kapwa bakunado na tumanggap ng booster shots ang gobernador kaya hindi na may bahay nito. Sumailalim din sa RT-PCR test ang 2 noong Biyernes at kinabukasan nila na alaman ang resulta. Humingi naman ang dasal at pangunawa ang gobernador sa kanilang mga nasasakupan. Naresolba na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pagkaantala sa paglabas ng resulta ng COVID-19 test ng mga umuuwing overseas Filipino worker. Aminado si OWA Administrator Hans Leo Kakdak na bumagal ang pagproseso ng mga swab test kaya't nabalam ang paglabas ng mga resulta. Ayon kay Kakdak, naisaayos na ng OWA ang issue sa tulong ng COVID-19 laboratories sa Cebu. Nakikipag-ugnayan din anya ang pamahalaan sa mga pribadong laboratorio sa pagtugon sa returning OFWs upang mapabilis ang pagproseso ng RT-PCR test. Pamakailan ay napaulat ang pagkaantala sa paglabas ng resulta ng COVID-19 test results dahil sa mataas na demand sa testing sa gitna ng paglobo ng bilang ng nagkakasakit sa bansa. Posible yung manong makaapekto sa pag-iisip ng mga tao o mental health ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang pahayag ni Mental Health Advocate Dr. Bernadette Manalo. Kasunod ng pagigit nito na dapat bigyang halaga ng mga individual na nagpo-positibo sa nakahawang sakit kung saan dapat magkaroon ng support system ng pamilya at mga kaibigan ang mga nagpositibo sa virus, lalo na yung mga nao-ospital at wala namang kasamang kaanak. Dagdag pa ni Manalo, mahalaga ang na magkaroon ng maayos sa pahinga ang mga ito dahil mataas ang anxiety at depression rate na siyang pinakamatinding kalaban ng isang tao. Dahilan kaya't mabilis na bumigay ang kanilang katawan. Sinabi pa ni Manalo na importante rin ang family bonding at mga aktibidad sa loob ng bahay para maging abala at maaliw ang bawat isa sa loob ng bahay. Epektibo na simula ngayong araw ang no vaccine no ride policy sa lahat ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila bilang bahagi ng kampanya ng Department of Transportation upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Saklaw ng polisiya ang lahat ng bumabiyahe via land, sea at air patungo at palabas ng National Capital Region. Kailangang magpakita ng vaccination certificates na inisyu ng Department of Health at Interagency Task Force o Local Government Unit at valid government-issued ID ang sinumang gumagamit ng public transportation. Magtatalaga naman ang DOTR ng mga mystery passenger upang matiyak ang pagtalima ng mga mananakay, driver at operator sa polisiya. Hinimok naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra
ang mga jeepney passengers na ipakita ang kanilang vaccination cards sa mga chuper bago sumakay. Ganito rin ang magiging sistema sa mga sasakay ng barko, tren at eroplano. Nagbabala ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa publiko kaugnay sa mga gumagamit ng Peking vaccination cards kasunod ng pagpapatupad ng No Vax No Ride Policy ng Department of Transportation na epektibo ngayong araw na ito. Ayon kay LTFRB National Capital Region Director Zona Tamayo, tanging ang mga bakunado lamang ang maaaring mabigyan ng pagkakataong makasakay ng mga pampublikong transportasyon. Hihinga naman ang barangay health pass o medical certificate ang mga hindi pa bakunado, subalit may dahilang medical. Sinabi pa ni Tamayo na itinuturing na criminal offense ang pagdabag sa naturang panukala o sa naturang polisiya kung saan maharap sa parusa ang mga violator. Pagmumultahin din mula 500 hanggang 5,000 piso o maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan, habang bibigyan naman ng warning o babala ang mga mahuhuli sa unang linggo ng bagong patakaran. IC Balita Nationwide. Inundena at tinawag na illegal ng Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines o ALU-TUCP ang No Vaccination, No Ride Policy na aarangkada sa pampublikong transportasyon simula ngayong araw, Enero 17. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni ALU-TUCP spokesperson Alan Tanjusay na labag sa Republic Act 11525 o COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 ang ipatutupad na polisiya ng Department of Transportation o DOTR. Giit ni Tanjusay, experimental pa lamang ang mga bakuna maliban sa walang kasiguruhan at wala ring garantiya na ito'y 100% na mabisa o ligtas, kaya't hindi ito dapat gawing mandatory. Talagang magulo yan dahil marami pa sa mga manggagawa ang hindi pa kumpletong bakunado dahil napakahirap kumuha ng schedule, yung iba ay nahihirap pa makakuha ng access, at yung iba naman ay mayroong masamang experience during the first dose kung kaya hindi na sila nagpapa-second dose. Samantala, sinabi ni Tanhusay na nangako si Labor Secretary Silvestre Bebot Belo III na maglalabas ang DOLE o Department of Labor and Employment ng isang advisory ukol sa isolation at quarantine ng mga manggagawa. Aniya, nagreklamo ang ilang miyembro nila dahil sa umano'y hindi nabayarang araw noong sila'y naka-isolate o naka-quarantine. Ito yung ating idinulog sa Department of Labor and Employment, at mabuti naman positibo ang sagot ni Secretary Bello sa aming pagpupulong, at ang sabi niya ay maglalabas ang DOLE ng isang advisory para mabigyan ng guidance ang mga employer at mga employee dito sa issue ng isolation and quarantine. Samantala, ikinabahala rin ng grupo ang posibleng kakulangan ng PUVs dahil sa limitado ang jeepney at bus na lalabas dahil kaunti lamang ang mga bakunado sa kanilang hanay. Oras 7 minuto o 18 minuto makalipas sa 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Dalawampung minuto makalipas sa 7 ng umaga. GWIC! Ito pa rin po ay si Balita Nationwide ngayong araw na ito ng Lunes, 17 sa buwan ng Enero taong 2021. Sa pangalan ni Alex Santos, kami pa rin po ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, ako po si Joanna Luna. J. Mark Tagala, nanawagan ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa mga local government units na particular na sa mga opisyal ng barangay na maging patas sa pagpapatupad ng No Vaccine No Ride Policy simula ngayong araw na ito. Bagaman naniniwala ang LCSP na hindi absolute ang nasabing polisiya ng Department of Transportation, ang tunay na issue ay kung may patutupad ba ito ng maayos at hindi magdudulot ng kalituhan. May mga exemption sa naturang kautusan, partikular na sa mga hindi bakunadong mayroong medical condition na kailangan magpakita ng medical certificate. Ang pangalawa, alinmang exemption ay mas malawak kung saan pwede pa rin makasakay sa public transportation ang mga hindi bakunado, lalo na kung bibili sila ng essential goods tulad ng pagkain o gamot na kailangan naman ng barangay certificate bilang patunay.
Nababahala naman ang LCSP sa parusang ipapataw na sa mga operator at driver na lalabag dito sa pulisya, lalo't libo-libo ang mga pasahero maaaring maapektuhan kung mababawasan ang mga jeepney o bus. Ipinunto pa ng grupo na tama naman ang DOTR na protektahan ang bawat pasahero laban sa COVID-19. Subalit dahil sa dami ng mga nais ipatupad ng ahensya, hindi na umano nila na o hindi na malayo malimutan nito ang tunay na layunin na tiyaking mayroong sapat na masasakyan ang publiko. Muling nanawagan ng palasyo sa mga local government units na ikonsidera na ang house-to-house vaccination drives upang maprotektahan ang mas marami pang senior citizens at persons with comorbidities laban sa COVID-19. Ayon kay Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Nograles, mas magiging konbinyente ito para sa mga priority group, lalo sa mga nahihirapan sa pagbiyahe patungong vaccination sites. Naniniwala si Nograles na magiging epektibo ang pagbabahay-bahay para makapagpabakuna. Sa katunayan anya ay mayroon ng ilang LGU ang nagpapatupad ng nasabing hakbang, samantala nanindigan si Nograles sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga barangay captain na pagbawalang lumabas ng kanilang mga bahay ang mga hindi bakunado. Binigyan diin ang tagapagsalita ng palasyo na para naman sa kapakanan ng publiko ang naturang kautosan sa gitna ng patuloy na paglobo ng COVID-19 cases at pagkalat ng Omicron variant sa Metro Manila. Pinag-aaralan na ng pamahalaan na gawin na rin vaccination sites sa mga butika o parmasya o mga drugstore sa buong bansa. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga butika o mga drugstores hinggil sa posibilidad na gamitin na nga ito bilang vaccination area. Ayon kay Task Force Medical Advisor Dr. Teodoro Herbosa, ito'y dahil sa maraming healthcare workers na nagkaka-COVID-19 at ilang vaccinators ang kailangang bumalik sa ospital. Naghahanap na niya ang gobyerno na alternatibo sa pagbabakuna sa kabila ng mga kakulangan sa pagbabakuna, at isa sa nakikita nilang solusyon ay ang paghingi ng tulong mula sa pribadong sektor. Tiniyak naman ni Herbosa na sapat pa rin ang supply ng mga bakuna sa bansa. Hinihikayat ang lahat ng fully vaccinated individuals na gumaling matapos mahawa ng COVID-19 na agad magpa-booster. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kapag nawala na ang sintomas at natapos na ang isolation period, ay maaari nang tumanggap agad ng booster ang sinumang nakakumpleto na ng first at second dose. Alinsunod sa IATF resolution, ang sinumang tinamaan ng mild symptoms, healthcare worker man o hindi, ay kailangang mag-isolate ng 7 araw mula sa dating 10 araw. Mahalagaan niya ang agarang pagpapaturok ng booster upang magkaroon muli ng proteksyon laban sa COVID-19, lalo't hindi nawawala ang banta ng reinfection. Iginit naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi na-hack ang kanilang servers na gagamitin sa May 9, 2022 national at local polls. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, taliwas ito sa naunang ulat na pinasok ng mga hacker ang data system ng COMELEC at nagnakaw ng tinatayang 60 gigabytes sa files, kabilang na ang usernames at PIN ng mga vote counting machines. Sinabi ni Guanzon na fake news lamang ang naturang ulat, batay na rin sa isinagawang site inspection ng National Bureau of Investigation o NBI sa COMELEC warehouse nito sa Santa Rosa City sa Laguna. Kumbinsido rin si NBI Director Eric Distor na walang nangyaring hacking, makaraang silipin nila ang configuration at testing area sa warehouse. Binigyan din pa naman ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na hindi nakakonekta sa internet o anumang network ang kanilang system, kahit walang data na na-generate, kahit wala rin pwede makuha ang impormasyon. Sa kabila nito, isa pang masusing investigasyon ang ikakasa ng NBI, Cybercrime Division, National Capital Region at kanilang Special Project Team. National Police o PNP na umabot na sa 144 ang kabuuang bilang ng mga inarestong violator sa gitna ng implementasyon ng election gun ban sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, kasunod ito ng pagsisimula ng 2022 election period noong Enero 9, kung saan sa isinagawang 126 na operasyon, nakumpiska ang 121 baril. Base sa resolusyon ng Commission on Election o COMELEC, sakop ng ban ang pagdadala at pagbiyahe ng firearms o deadly weapons sa lahat ng pampublikong lugar hanggang Hunyo a 8.
Matatanda ang simula nitong Enero 9, nagtalaga ng mga tauhan ng PNP sa 18,978 checkpoints sa buong bansa upang ipatupad ang COMELEC gun ban. Ang mahuhuling lalabag sa gun ban ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon hanggang 6 na taon. Ilulunsad na ng Commission on Elections o COMELEC ang e-rally FB page para sa libreng pangangampanya ng mga kandidato sa 2022 national at local elections simula Pebrero 8. Sa tulong nito, libre mapapanood ng mga botante sa gabi ang live stream ng mga national candidates na bahagi ng hakbang ng COMELEC sa gitna na rin ng COVID-19 pandemic. Ayon kay COMELEC spokesman, Director James Jimenez, layunin nito ng kanilang ahensya na magkaroon ng patas na pagkakaroon ng bawat kandidato na makilatis, makilala at matulungang makapili ang publiko, partikular na mga botante sa kanilang iboboto. Sakaling simula ng e-rally FB page, ilalabas sa 3 political ads ng mga kandidato sa pagkapangulo kada gabi na mayroong tig 10 minuto, 3 sa pagka-vice-presidente na mayroong ding tig 10 minuto, 5 sa pagka-senador na mayroong tig 3 minuto, 5 sa party list organizations na mayroong tig 3 minuto at 3 naman sa political parties na mayroong tig 10 minuto. Sa tatlong e-rallies, sa tulong ng e-rallies, ay mailalahad ng mga kandidato ang kanilang mga plataforma upang maiabot sa mga botante ang nais at kanilang mga plano para sa bansa. Panawagan na huwag sanang maging hadlang ang election fever sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas suportado ni Sotos. Ulat ni Ate Di Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Suportado ni Senate President Vicente Soto III ang panawagan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa mga kapwa mababatas na ugayaang maging hadlang sa pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas ang election fever. Ayon kay Soto, sa nalalabing 10 session day, tututukan nila ang pagpapasa sa ilang mahalagang panukalang batas. Naniniwala si Soto na epektibong pangangampanya ang patuloy nilang paggampan sa trabaho. Ilan sa mga nais ni Drilon na maipasa ng Kongreso bago mag-adjourn ng session sa February 4 ay ang Public Service Act, SIM Card Registration Act at Non-Expiration of Franchise Bill. Giit ni Drilon, mahalagang maipasa nila bago mag-umpisa ang campaign period ang mga mahalagang panukalang batas na makatutulong para mapabilis ang pagbangon ng ating ekonomiya at mga batas laban sa dumaraming troll accounts at gayon din batas na puprotekta sa solo parents at iba pa. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Oras sa buong kapulang Pilipinas. DWIZ. Alas 7:29:30 segundos. IZ Balita Nationwide. Alas 7:34:30 segundos. DWIZ. Ito pa rin po IZ Balita Nationwide ngayong araw na ito ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Enero taong 2022. Sa pangalan po ni Alex Santos, kami pa rin po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Dagala. Sa kabila ng banta ng COVID-19, masaya pa rin yung pinagdiwang ng mga kababayan natin sa Subo ang taunang Sinulog Festival bilang pagdiriwang ho sa pista ng Senyor Santo Niño, Pit Senyor. Tuloy-tuloy ho ang mga sinagawang online masses sa Basilica Minore del Santo Niño sa Subo. Habang nagsagawa naman ng virtual Sinulog program ang pamahalaang panlalawigan. Naging tampok din sa naturang pagdiriwang si Cebu Governor Gwen Garcia na animoy nakasuot pa ng kulay puting damit na sumasagisa gumano sa Birheng Maria at isinayaw ang imahe ng Senyor Santo Niño. Ganito rin ang naging eksena sa iba pang mga lugar sa bansa tulad sa Santo Niño sa Tondo kung saan ay nilimitahan lamang din ang mga dumadalo sa misa na isinasagawa oras-oras at binibigyan ng online masses ang mga deboto. Maigpit din sinunod ng mga naturang simbahan
ang panuntunan ng ITATF kaugnay sa health protocols kontra COVID-19. Samantala, mahigit 160 pamilya ang nagsilikas matapos malubog sa baha bunsod ng walang tigil na pag-ulan ng ilang lugar sa mga bayan ng Mawab at Nabunturan, Davao de Oro. Isinagawa ang preemptive evacuation sa barangay Basak at Bukal sa Nabunturan. Inilikas din ang mga residenteng nakatira sa mga flood at landslide prone area at tatlong iba pang barangay. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, dinalhan na ng relief goods at pagkain ng mga bakwit. Samantala, nagkaroon din ng landslide sa bahagi ng highway sa kilometer 70, Barangay Tuboran, Mawab. Samantala, naitala kahapon ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila ngayong Amian season. Ayon sa PAGASA, dagong alas 8 na umaga nang bumagsak sa 19.7 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City. Kaya pala yung aking partner dito, lamig na lamig. Posibleng bumaba pa sa temperatura sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Lalo't inaasahang magtatagal ang amihan hanggang sa ikalawang linggo ng Marso. Kaya't ilabas pa rin ang inyong mga jacket, ha? Yung mga... samantalay nyo na, hanggat malamig ang panahon, ilabas nyo na yung mga magagarang mga jacket. Enero 11, taong 1914, nang maitala ang 14.5 degrees Celsius na temperatura sa Metro Manila na siya pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Samantala, umabot naman sa 11 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. As a friend ba ito? O 18 degrees Celsius naman sa Tanay at 18.6 sa Kasiguran, Aurora. At Lawag City, Ilocos Norte, gayon din naman na ay 19 degrees sa Malaybalay City sa Bukidnon, 19.1 degrees sa Basco, Batanes at San Jose Occidental, Mindoro, 19.6 degrees sa Sinait, Ilocos Sur at 19.8 degrees Celsius naman sa Abucay, Bataan. Nanig ng lindol ang ilang bahagi ng lalawigan ng Aurora. Dakong alas 11:57 ng umaga kahapon ang tumama ang magnitude 3.9 na lindol. Natunton ang sentro ng pagyanig 11 kilometro silangan ng bayan ng Kasiguran. Naramdaman ang intensity 3 sa Kasiguran, intensity 2 sa Dinalungan, habang intensity 1 sa bayan ng Dilasag. Wala namang pinsalang idinulot ang nasabing pagyanig na tectonic ang origin at wala ring inaasahang aftershocks. Dati na nga pagulat ating Patrol 5, Kuyang Ayayu Pangko. Manila Zoo, gagamitin na rin bilang vaccination site. Alamin natin ang detalye, Kuyang Aya. Ikinukonsidera ngayon ang lokal na pamahalaan ng Maynila na gamitin ang Manila Zoo bilang COVID vaccination site. Ayon kay Mayor Escomoreno, planong gamitin ang newly renovated Manila Zoo bilang vaccination site para sa mga bata at senior citizens. Sabi ni Mayor Misko, para nito upang mabigyan ng proteksyon yung mga tao laban sa virus habang nakakapamasyal din ang mga bata at matatanda. Dagdag pa ni Mayor Misko, lilimitahan din sa 500 hanggang 1,000 ang mga taong pwedeng pumasok sa Manila Zoo bawat araw at mahigpit na pahiralin ang health protocols. Ito yung Patrol No. 5 by Iyo Pangko Nagulat sa Pelmeto del Lakas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 5, Iyo Pangko. Samantala, binabantayan na ng Department of Foreign Affairs sa pangungunan ng Philippine Embassy sa Wellington, New Zealand ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Tonga, Samoa at Fiji. Ito'y matapos ang pagsabog ng isang water o underwater volcano sa Tonga na nagresulta naman ng tsunami na umabot sa Japan at malakas na pagyanig nitong Sabado. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, ligtas naman ang nasa 87 Pinoy sa Tonga, 300 sa Samoa at 400 sa Fiji, makaraang magsilikas patungo sa mataas na lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang embahada sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa nabanggit na mga lugar. Samantala, nagkaroon naman ng problema sa linya ng komunikasyon sa Tonga kahit pahirapan ang pagkuha ng impormasyon mula sa naturang isla. Samantala, pinandena ng Pilipinas ang hatol na 4 na taong pagkakabilanggo sa pinatalsik na leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr., ginagamit na ng military junta ang Myanmar ang judicial system upang patahimikin ang mga political opponents nito at durugin ang National League for Democracy.
Tiniyak ni Locsin na makikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kapwa foreign minister sa ASEAN sa mga susunod na araw upang maibsa ng paghihirap ng mga mamamayan ng Myanmar at isulong ang dialogo sa lahat ng stakeholders, lalo kay Suu Kyi. Una nang ipinanawagan ng Pilipinas at liderato ng Myanmar na palayain na ang lahat ng political prisoners, panatilihin ang mga demokratikong institusyon at proseso, tuldukan na ang karahasan at irespeto ang karapatang pantao at rule of law. Umapila naman ng United Nations sa karagdagang suporta upang mabilis ang recovery at reconstruction ng mga lugar na hinagupit ng bagyong Odette, isang buwan matapos itong manalasa. Ayon kay UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzalez, nababala ang relief efforts para sa mga komunidad na apektado ng bagyo at isa sa pangunahing dahilan ay ang pagtasang kaso ng COVID-19. Tagkatnaan niya kanila mga staff na naka-apekto na ito sa delivery ng mga supply para sa mga biktima ng bagyo. Sa ngayon ay aabot pa lamang sa 39% mula sa target na $107.2 million na nakalap na pondo ng UN para sa mga lugar na apektado ng kalamidad, partikular na sa Visayas at Mindanao. Nanawag Gonzales sa publiko na suportahan ang humanitarian efforts ng UN at ng pamahalaan ng Pilipinas upang matiyak na mayroon sa patapagkain, malinis sa inumin, tubig at matitirhan ang mga biktima. Arestadong isang sundalo at 14 na iba pa dahil sa tupada sa Taguig City. Kinilala ang Southern Police District ang naarestong kusundalong si Francisco Cerdan, 30 anyos. Narecover mula sa sundalong isang sling bag na naglalaman ng kalibre 45 pistol, 2 magazine at 4 na bala. Bukod sa illegal na sugal, mahaharap din si Cerdan sa kasong paglabag sa umiiral na election gun ban. Kabilang din sa mga nasa kote sa illegal na sabungan, sina Roy Moreno, Jed Homok, Julian Bugtong at Giovanni Vaibal na pawang mga edad 25 hanggang 70 anyos. Arestado naman ang isang pulis matapos gahasain ang 17 anyos na babae sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Chief Master Sergeant Galahad Altarejos, 48 anyos. Ayon sa hepe ng Quezon City Police District Station 10 na si Lieutenant Colonel Alex Sunido, kakasara lamang ng karinderiya ng tiyahe ng biktima kung saan ay suki ang suspect nang magboluntaryo itong hihatid ang magtiyahin sa kanilang tahanan. Dito umano nagkaroon ng pagkakataon si Altarejos na halayin ang dalagita. Nang pasukin ng tiyahe ng kwarto ng biktima ay nakita niya lamang itong wala ng saplot at agad nagsumbong sa mga otoridad. Retiradong sundalo ang patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa bayan ng Alakapan, Cagayan. Kinilala ang biktima na si Danilo Pombueno, 57 anyos. Ayon sa Alakapan Municipal Police, naabutan nila ng nakabulagta ang biktima. Sinubukan pa umano nila itong dalhin sa Municipal Health Office pero hindi na umabot na buhay. Posibleng matindi ang galit ng mga salarin kay Pombuena dahil naubos ang isang magazine ng kalibre 45 pistol na ginamit sa krimen. Samantala, patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang mga salarin. Oras sa buong Kapulauan Pilipinas, DWIZ! Alas 7.45, 15 minuto bago ang alas 8. IZ Balita Nationwide! Itang pangkalakalan. Asala bukas, araw na Martes, Enero at 18 hanggang 24, ang taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Papalo sa halos piso hanggang mahigit 2 piso ang dagdag sa singil sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Ayon sa mga sources mula sa industriya ng langis, maglalaro sa 90 sentimos hanggang piso ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Piso at 70 hanggang piso at 80 sentimos naman ang posibleng dagdag presyo sa diesel, habang 2 piso at 10 sentimos habang hanggang 2 piso at 20 sentimos ang dagdag naman sa kada litro ng kerosene. Napatid ang patuloy na naghihigpit ang supply ng langis sa buong mundo, kasabay na rin ang pagtaas ng demand nito dahil sa banta ng COVID-19 at panibagong variant na Omicron sa Pilipinas. Balitang pangkalusugan. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, ang stress ay nanggagaling sa utak ng tao dahil sa dami ng iniisip at problema nito.
Dahil dyan, narito ang simpleng paraan upang malaman kung ikaw ay nakakaranas ng stress. Una, i-check ang pulso sa kamay at bilangin ang tibok ng puso sa loob ng isang minuto. Kadalasan ang normal heart rate ay nasa 70 hanggang 80 na pagtibok sa loob ng isang minuto, pero kung ito ay lumagpas ng 80 bilang ng pagtibok sa loob ng isang minuto, ibig sabihin ikaw ay nai-stress. Malalaman din kung ang isang tao ay stress sa pamamagitan ng kanilang paghinga, kung saan tumataas ang balikat dahil humihinga ang mga ito ng malalim. Pangatlo, stress din ang isang individual kapag mabilis o lumagpas sa 12 ang paghinga sa loob ng isang minuto. Pang-apat, makikita din kapag nai-stress ang tao ay sumasakit ang mga balikat at leeg dahil sa paninigas nito. Pang-lima, stress din ang tao kapag nakasara, nakakamao o hindi relax ang mga kamay nito. Pang-anim, maging ang mga nakakaranas din ng pangangasim ng sipmura. Para ito ay maiwasan, uminom ng kaunti o 3 lagok ng maligamgam na tubig kada 5 minuto, huminga ng malalim na may mabagal na pagbuga ng hangin, mag-stretching o mas mainam kung panatilihin ang pag-e-ehersisyo at i-relax ang pag-iisip tulad ng pakikinig ng musika, paglilibang sa sarili o pag-iisip ng magagandang bagay. Alam mo paano mawala ang stress? Ay, paano? Paano mawala? Tignan mo, sundan mo ang piloto natin, si Kuyang Winner. Pag gusto mo mawala ang stress si Kuyang Winner, ang gagawin niya lang, titingin lang siya kay Hiyas. Mawawala na ang stress niyan. Nakakawala ang... Balita sa labas ng bansa. Hinagupit ang tsunami ang Japan kasunod ng pagsabog ng isang underwater volcano malapit sa Pacific Island kahapon na umaga. Naglabas ang Japan Meteorological Agency ng tsunami advisory para sa isang malawak na lugar na sa eastern coast ng Japan mula Hokkaido hanggang Okinawa. Batay sa ulat ng Chichijima na sa Ogasawara Archipelago, umabot sa 1.2 metro ang taas ng naitalang tsunami waves sa Amami Islands, habang may isang metro naman na namataan na taas ng tsunami sa Iwate Prefecture, habang 70 sentimetro naman ang naitaas na tsunami sa Miyazaki Prefecture. Ayon sa Fire and Disaster Management Agency ng Japan, hindi bababa sa 229,000 mga residente ang nagsilikas. Samantala, isa naman na naitalang sugatan sa paglikas sa Okinawa. Sugatan ng 45 individual sa naganap na bakbakan sa pagitan ng mga sibilyan at mga sundalo sa Israel. Ayon sa mga health staff, ang ilan sa mga biktima ay critical sa pamamaril, habang ang ilan naman ay nasuffocate o nakakaranas ng hirap sa paghinga matapos makalanghap ng tear gas canister na ginagamit ng mga sundalo sa lugar. Nabatid na sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at 12 ng katao na nag-organisa ng 2 linggong kilos protesta makaraang angkinin ng Israel government ang mga lupain sa West Bank. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Uy, mukhang may uuwi. Sino itong uuwi na to? Alamin natin kay Mr. Real Sports, Anthony Suntay. Anthony, good morning. Magandang umaga, J-Mark. Magandang umaga, Joanna. Unfortunately, para sa lahat ng mga fans ni Novak Djokovic, hindi po siya makakapaglaro sa Australian Open na mag-umpisa po sa araw na to, dahil umalis na po siya sa Australia kahapon. Ang problema kasi kay Djokovic, una pa lang, nung isang linggo pa, nag-umpisa yung kanyang problema. Pagdating niya sa Australia para maganda para sa Australian Open, hindi siya pinapasok ng immigration officers dahil hindi pa siya bakunado. Naku po! Ngayon, ang nangyari, tumawag siya nung kanyang mga abogado, tapos nanalo sila sa isang court sa korte at nai-reverse yung immigration decision. So, nabigyan na naman siya ng panibagong visa. Pagkatapos niyan, 2 days ago, kinansila yung kanyang visa ni Minister Hawk, yung minister ng immigration. Oh, ulit. Okay. Ngayon, tumawag na naman siya ng kanyang mga abogado at kahapon, pumunta na sila sa tinatawag nilang higher court. Doon sa higher court, hindi lang isang judge ang tinawag, pero 3 judge. Kasi ang ginagawa nila sa Australia, pag 3 judge ang kinuha mo doon sa isang court hearing,
pag nakapag-desisyon na yung tatlong yun, eh hindi ka na talaga po pwede. Unless umakit ka pa sa sinasabi nga nilang yung pinakamataas na korte, yung Supreme Court. Mm-hmm. Pero ang nangyari, sabi ng tatlong judges, yung ginawa ni Minister Hawk, eh karapat dapat lang. So kaya pinaalis na po siya sa Australia at yung defending champion, ang world number one tennis player, eh hindi po makakapaglaro sa Australian Open. At sabi naman niya kahapon bago siya umalis, I respect the court's ruling and I will cooperate with the relevant authorities in relation to my departure from the country. I am very uncomfortable with the situation and I'm also very disappointed about what happened. Sabi niya, now I hope we can all focus on the game and the tournament that I love. Eh, kaya medyo masakit, ano? Sabi naman itong si Minister Hawk, Australia's strong border protection policies have kept us safe during the pandemic, resulting in one of the lowest death rates, strongest economic recoveries, and highest vaccination rates in the world. So, we really needed to do what we needed to do. Kaya yun, unfortunately, para sa mga napaka maraming fans ni Djokovic, eh, hindi po natin siya mapapanood sa unang pinakamalaking tournament. Una doon sa tinatawag nilang four Grand Slam tournaments, no? The four biggest tournaments sa larangan ng tennis, eh hindi po makakapag-compete itong si Novak Djokovic. Naku po, sayang naman dahil ito pa naman ang inaabangan sa tennis world, Anthony. Sigurado yun, dahil alam mo si Federer kasi is, well, hindi pa naman nagre-retire, ano? Pero right now, eh, meron pa na siya iniinda na injury doon sa kanyang tuhod. So, ang natitira na lang doon sa tinatawag nilang Big Three dati, eh si Rafael Nadal. Si Nadal is in Australia at naghahanda na para makapaglaro sa Australian Open. Ayun. So, isa na lang, isa doon sa tatlo ang ating mapapanood. Ayun. Eh, abangan na natin yan at we pray na sana sa susunod na torneo makasali na itong si Novak Djokovic. Kung gusto niya, kasi anti-vaxxer siya eh. Tapos ang problema, ang susunod na Grand Slam tournament, J-Mark, eh sa France. Eh hindi, alam din natin, eh sa France, medyo mahigpit din sila. Hindi ka pwede pumasok kung hindi ka bakunado. So let's see what happens. Yun lang. Abangan natin yan, Anthony. Have a good week ahead, everybody. Para sa Real Sports the Ball, si Anthony Suntay. Real Sports, the Anthony Suntay sa DWIZ 882. Ang sumayin niyo po ang isa na namang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Dapat sa servisyo. Sa komentaryo, numero 1. Sa pangalan po ni Alex Santos, kami po ang inyong mga nakasama. Ako po, si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Degala, ang tabayanan, Attorney Trixie Cruz Angeles, Boss Conrad Banalat, Kong Jonathan de la Cruz sa palatuntunang karambola sa DWIZ. IZ Balita Nationwide.